Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa minomonitor nating low pressure area na nasa eastern section nga po yan ngayon ng aurora. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, no, mataas pa rin po ang chance nito na posible po siyang maging tropical depression or mahinang bagyo bukas ng hapon o ng gabi. Ito nga po ay nakaka-apekto ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa sa may parte ng Bicol region, sa western section nga po ng ating bansa sa may parte ng Ilocos region, sa may La Union, Bataan, Zambales, Pangasinan, nakakaranas din po ng mga pag-ulan, Metro Manila, Mindoro provinces, Bicol region, Palawan, dahil naman po yan sa ating southwest monsoon o yung ating habagat. At nakakaranas nga rin po ng mga pulupulong pag-ulan dito sa may parte ng Visayas. Halos buong Visayas po makakaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Pulupulong pag-ulan naman dito rin po sa may parte ng Mindanao. Asahan po natin yung mga mahihina at katamtamang pag-ulan na minsan may pabugso-bugso ng biglaang malakas na pag-ulan. At ayon pa rin po sa ating European Center, ito nga po ay pag naging isang bagyo, ito po ay aangat dito sa may parte ng extreme northern Luzon at ito nga po ay magda-downgrade, posibleng bumaba na siya agad ng low pressure area category at posibleng nga po yan aangat pa dito sa may parte ng Batanes at magkakaroon nga po tayo dito ng panibagong bagyo, no, na mabubuo sa may western section ng ating bansa. Yan po yung ating imomonitor sa mga susunod na oras at meron pa po tayo dyan na susunod pang isang posibleng magiging bagyo, no, ayon sa ating advanced weather forecast. As low pressure area, malaki nga po yung kanyang diametro. Makikita po natin yan sa ating advanced weather forecast. At yan po ay paangat, no, patungo nga po dito sa may parte ng Northern Luzon, Central Luzon, or dito nga po sa Extreme Northern Luzon. Posible naman po yan mag-curve or posible pong dumiretso yan sa parte ng Northern Luzon. Yan po ang ating imomonitor sa mga susunod pong oras. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, ha, tignan nyo po maigi kung paano nga magbabago yung sirkulasyon nitong ating posibleng bagyo sa eastern section ng ating bansa. Pagdating nga po niyan dito sa may parte ng extreme northern Luzon, posibleng nga po siyang malusaw at magkakaroon po tayo ng panibagong sama ng panahon o bagyo dito nga sa may western section ng ating bansa. Maapektuhan po niyan ang Ilocos region, dito nga po yan sa may La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, makakaranas po ang masungit na panahon dahil po sa posibleng bagyo na yan. At pagdating naman po ng July 16, no, mas lalakas pa nga po itong posibleng bagyo na to at hatakin pa po niyan yung habagat. Halos 10 araw po makakaranas ang ilang bahagi ng ating bansa ng tuloy-tuloy na pag-ulan. At ito na nga po yung isa pang low pressure area, no, na mabubuo by July 16, nasa labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng July 17, lalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility itong isang posibleng bagyo. At ito naman, no, malaki nga po yung diametro nitong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating ng July 18 hanggang July 19, makikita nga po natin, no, by July 20, papasok na nga po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Malaki po ang diametro nito kung mapapansin natin. At pagdating naman po ng July 21, posible na nga po itong maging isang bagyo, no, pagpasok ng ating bansa. At pagdating naman po ng July 22, mapapansin nyo po, paangat po yung kanyang direction sa ngayon. Pero inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat ng ating nakikita sa monitor. Mag-ingat at maghanda na agad yung ating mga kababayan para nga po dito sa mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga mabababa na lugar. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.